ang dengue po ba ay cure, may cure? Wala siyang cure. Wala siyang cure. So hindi natin masasabi na may isang gamot nagagaling ka. Ang magagawa lang natin ay ma-manage by hydration. Bibigyan kayo ng likido. Kung hindi kayo nakakainom, isiswero kayo. Dok, bakit? Wala bang naka-study pa nito? Teka ba? Ano ba to? Pwede ba pag-usapan lang natin? Sige, sorry. Kasi, tinatakot mo na yung kababae. Nakatakot kasi yung sa walang cure. So, dapat tubig lang ng tubig, Dok? Yes. Tapos kung talagang matamlay at merong posibilidad na magkaroon ng pagdurugo, kailangan sa hospital kayo para siniswero kayo at tuloy-tuloy ang tubig na pumapasok sa katawan ninyo. Okay. Ba talaga ang tubig, no? May dengue o wala, uminom tayo ng tubig. Correct. Diba? Ito best naman, cure talaga, no? Oo. Ito naman, Doc, yung oral rehydration solution. Pwede mo bang timplahin ito sa bahay? Yes. Ano bang mga sangkap nito, okay, Doc? So kung nakita na kayo ng health center at sinabing, Mrs., okay lang kayo, sa bahay na muna kayo, kasi siguro baka yung mild form ng dengue, no? Yung first time lang, hindi mataas ang lagnat, hindi masyadong matamlay ang bata, pinauwi mo na kayo. Pwede kayong gumawa ng oral rehydration. So, okay, meron tayong litro dyan. So, isang litro ng tubig, lalagyan nyo ng 6 na kutsarita ng sugar. Sige, kukuya ba yan? At saka 1/2 teaspoon ng salt. Kailangan talaga sugar, Doc? Paano kung diabetic? Oo nga, Doc. Ang dami okay lang yan kasi hindi naman yan, hindi mo naman iinumin ng isang isang inom lang. No, parang, Doc, okay lang ba kahit makalat? Sobrang kalat eh. Clumsy. Kulang pa nag-isa 6. And then half. Isa 6 na yun. Sorry. Half a teaspoon. Half a teaspoon of salt. Half a teaspoon of salt. Ng salt. Yan. Tapos ihahalo nyo lang yan. Yan ang pwede nyong inumin at pwede ding inumin ng anak ninyo para makatulong dun sa hydration. Kasi nawawala rin yung asin at saka yung sugar ng katawan natin pagka nawawala yung likido. So ito inumin ng isang tao sa isang araw? Actually, you need to drink about 10 to 12 glasses of water a day. So additional lang itong oral rehydration na kapag umihi, at dapat umiihi ng mga every 3 or 4 hours, no? Pag nakikita niyong hindi umiihi ang bata, at kayo, kaya kayo hindi kayo umiihi, siguro kailangan pakonsulta rin kayo, no? Kasi ibig sabihin, baka hindi nagpa-function ng mabuting kidney niyo. Dok, ba't yun sa LBM, ang rehydration, may salt? But ito, sugar lang? Hindi, may salt siya. 1/2 teaspoon. Pa. Same. It's the same. Ginagamit sa diarrhea, yun din ang ginagamit natin for dengue. Okay. Narito kasi sa harap natin, Doc, yung mga parang sinasabi kasi nila na parang pwede makakure. Oo, makakure sa sakit na dengue. Mga herbal. Oo, katulad niyan, yung pagkain po ba, Doc, ng turmeric, siya nakatulong po ba to? Ang turmeric actually, meron siyang tulong na anti-inflammatory siya, no? So maraming umiinom na nga ng turmeric kapag meron silang mga hyperacidity, meron silang mga pamamaga, mga allergies at nakakatulong. Pero hindi siya gamot sa dengue. Okay. So, yung saging po, kasi may saging tayo dito. Yung saging. Favorite mo yan, Ma'am Shimel, saging. Unggoy. Ako, nanggigigil ako. Wala akong sinabi. Favorite mo yung saging. Favorite ko naman kasi talaga, Doc. Yes, Doc? Okay, yung saging. Mabuti sa atin ang saging dahil may potassium yan. Okay. No? So, pero hindi yan gamot. Hindi yan gamot. So, itong mga nandito, itlog ng pugo, saging, turmeric, those are all good for you. No? Good for you to eat. Kumbaga, at hindi yan gamot. Hindi good yan for gamot. You to boost your immune system. Yes, para lumakas kayo. Pero hindi yan gamot. Hindi yan mag-i-increase ng platelets nyo. How about umasa na mawawala pagka kinain yan. How about ito, Doc, ang tawa-tawa at ang udlot ng anong udlot? Sabi saya yan sa amin, udlot. Yung dahot ba? May nakatumoy. So, how about, okay. Cure daw yan siya, Doc? Dito tayo mag-ingat ng konti, no? Dahil itong tawa-tawa, pinag-aaralan siya sa mga hayop. Meron mga pag-aaral dyan na ginagamit nila mga daga. At meron silang nakikita na epektong maganda sa mga daga. Pero wala pa tayong magandang ebidensya na nakakatulong ito sa tao. Ganon din yung dahon ng papaya, no?
hindi natin alam kung anong epekto niyan pagka pinakulo nyo, gumawa kayo ng tea, pati yung tawa-tawa. Oo. It could have some content, some substances that might be bad for you, na hindi maganda para sa inyo. So, ang sa akin, kumain kayo ng masustansyang meal, no? Yung dieta na may gulay, may prutas, may kanin, para lumakas kayo. Pero ang totoo niyan, kay kumain kayo ng saging o hindi, babalik yung platelets nyo sa normal pagdating ng day 7, 8, 9. Babalik at babalik siya. Babalik at babalik pala talaga. Babalik at babalik. Pwera na lang kung nagdudugo. Kung nagdudugo ka, di kailangan ngayon salinan ka na ng dugo, di ba? Nilalagyan na yung sasali na ng platelets. Oh. So, yun. Ito talaga ano pinakamahalaga, Doc, ano? Water. Yes. Water ka talaga. Water. Eh, paano po pag may red flag ang girls? May period? Okay, pag may period kayo, of course, you have some bleeding, no? Pero ilan days lang naman yan, eh. No? 3 or 4 days. Pagka natapat yun sa time na nagkaroon kayo ng dengue, kumonsulta rin kayo. Tama. Diba? Kasi ang daming... Baka mahirap na. Kasi double bleeding ang nangyari. Hindi ba kasi ba nakakatapos? Double bleeding yun! Kula na lang. Ba't mo ba yan hawak? Hindi kasi ito yung tawa-tawa kasi. So na-realize pala natin na wala talaga kasing scientific approval. Wala pa eh. Oh, alam nyo, pinag-aaralan nila. Correct. So hindi ko naman masasabi na walang nag-aaral ng tawa-tawa. Pinag-aaralan nila yan ngayon. Pero sa ngayon, hindi ko masasabi na meron tayong ebidensya na yan po ay talagang makakatulong sa inyo. Oh, pero nga may yung itlog ng pugo. Magbukas ka nga ng isang itlog ng pugo. Ay, hindi pa yan luto. Gusto mo lang kainin ng itlog ng pugo. Hindi kasi, meron kasi yung mga, meron na din kasi naka-experience ng pag-inom ng tawa-tawa at saka meron yung mga udlok ng papaya. Meron ako gumagawa noon na effective din sa kanila. Bumalik yung kanilang pero yun yung sinasabi ko, yung kikumain kayo niya o hindi, kung hindi kayo magkakaroon ng matinding dengue, babalik at babalik sa normal yung platelet nyo. Correct. Okay. At saka siguro kaya rin po naging effective sa kanila dahil saan ba nilagayan? Sa tubig. Correct. So may tubig pa rin siya. Yung hydrate na naman. Tama yun. Okay. Sa tubig pa rin. Diba? So kay Ninia, ano naging treatment mo nung magka-dengue yung anak mo? Hospital siya. So, sinuwero siya. IV fluids lang. Pero yung asawa ko noon, siya naman after nung anak ko. So, iniisip namin, may napuntahan yung dalawa, di ba? So, ang nangyari sa kanya, pinadalhan siya nung talbos ng kamote. Meron talaga kaming mga kasama sa opisina na hindi. Pinadalhan siya ng tawa-tawa. Alam nga naman din namin tanggapin, di ba? Pero actually, ang ginawa, sige, yung tama ka, yung hydration lang talaga. So, hindi dahil dun sa talbos ng kamote or dahil sa tawa-tawa, but because of the fluids na ininom niya. Tsaka talagang ang tendency, sabi ng doktor, tataas rin talaga ang platelet mo. So, akala mo, ang nagpagaling sa'yo, yung tawa-tawa or whatever yung kinain mo. But actually, that's the natural course of the dengue fever. Kasi nagsara na nga.